So what's up sa inyo, mga kalumot? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga collection na aking aquatic plants. So tara, silipin natin. So bago tayo magsimula ay mayroon akong ituturo sa inyo about sa aquatic plants. Ang mga aquatic plants pala ay may dalawang forms or uri. Ito ay immerse tsaka submerge. Ang tinatawag na immerse form ay ganito. Ito ang mga aquatic plants na nakaangat sa tubig or nakalabas sa tubig. So ganito ang kanilang itsura. Tsaka submerge, ito, nakalubog sa tubig. So ganun lang ang kanilang paraan ng pagpaparami. So may dalawang uri lang talaga, immerse tsaka submerge. Alam niyo na kung ano ang basics ng aquatic plants. So tara, isa-isahin natin dito. So, una tayo sa mga Ludwigia species. Ang nandito ay isang Ludwigia glandulosa. So, immerse form niyan. Tapos, dito naman sa ilalim ay may dalawang uri din ng Ludwigia. Ang nasa kaliwa, or ito, ay isang Ludwigia repens. Tsaka sa kanan ay Ludwigia species white. Ito ay isang rare na plant dati. Tapos, ito naman ay isang Ludwigia pantanal. So, ganyan ang itsura ng Ludwigia pantanal. So, ganyan, no? Parang lotus. Ludwigia pantanal. Tapos, meron din akong dito isang uri ng Ludwigia. Ito ay Ludwigia inclinata. Red. So ito ay magiging kulay pula kapag submerged form na. Yan. Ludwigia inclinata red. So yun ang lahat ng mga Ludwigia species ko. So punta naman tayo sa mga Rotala. So dito tayo muna. Ito ay isang Rotala ramosior. Yan. Rotala ramosior. Tapos dito ay isang Rotala walichi. Yan. Rotala walichi. Ganyan ganang itsura. Immerse form. Tapos dito ay isang Rotala din. Rotala aragoaya. Yan. Or also known as Kaphi anagaloidea. Anagaloidea. So, yun. Tsaka meron din ditong basic na Rotala. Ito. Ito ay isang Rotala rotundifolia. Yan. Rotala rotundifolia. SP green. So, yun ang lahat ng Rotala ko dito. Tapos, pumunta naman tayo sa mga hygrophilia. Ito ay isang hygrophilia polysperma sunset. Yan. Nagiging kulay pula sila kapag submerged form. Kung makikita nyo dyan, no? Yan. Ito ang kanilang immerse form. Tsaka yun. So, hygrophilia polysperma sunset. So, meron din ditong isang uri ng hygrophilia. Ito ay hygrophilia sticta. Yan. So, ganyan ka ng itsura. Tapos, meron din ditong isang stem ng hygrophilia pinnatifida. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang itsura nito. So ganito pala yung itsura ng hygrophilia pinnatifida. Yan. Ito ang itsura submerged form. Yan. So yun ang lahat ng hygrophilia species ko dito. Tapos dumako naman tayo sa mga nag-iisang species ko. Unang tayo dito. Ito ay isang limnophilia aromatica. Yan. Tapos ito, isang species ko din ito. Ito ay isang Lobelia cardinalis. Yan. Tapos dito. Ito ay isang Nasea triflora. Tsaka panguli naman siguro ay ito. Isang Alternanthera sicilis. Yan. Ay, meron pa pala. Ito pala, oh. Nag-iisang species din ito. Myrophyllum
aquaticum. Yan. So, ganyan ang Myrophyllum aquaticum. Para ang Christmas tree. Tsaka, dako tayo sa aking mga bakopa. Dalawa lang species ko ng bakopa dito. Ito ay bakopa caroliana. Yan. Bakopa caroliana. Ito ay isang flowering plant din. Tapos, ito ay isang bakopa din. Ito ay bakopa monnieri. So, yun ang lahat ng bakopa ko dito. So, punta naman tayo sa mga pagostemon. Mga pagostemon na species. Itong nandito ay isang uri ng pagostemon stellatus. Yan. Isang uri ng pagostemon stellatus. Tapos, meron din dito isang uri ng pagostemon. Yan. Ito ay pagostemon helferi. Or, may common name dito na downoy. Yun. So, yun ang lahat ng pagostemon ko. Tapos, dumako tayo sa mga carpeting plants. Yan. Ito ay isang uri ng Hemianthus. Ito ay tinatawag na Hemianthus micranthemoides. Or, may common name na pearlweed. So, ganito ang itsura ng mga Hemianthus micranthemoides. Or pearlweed. Kapag ever form. Yan. Napakaganda, diba? So, meron din ditong Hemianthus species. Yan. Pero yan ay isang Hemianthus calitrichoides. Yan. Or HC. Yan. Or may common name din dito na baby dwarf tears. Yan. So, yan lang sila. So, meron din dito mga microswords. Yan. Microsword. Scientific name niya ay Liliopsis brasiliensis. Yan. Ito ay may common name na Brazilian microswords. Yan. Tapos, meron din ditong akong clover. Or may scientific name dito na Marsilea hirsuta. Yan. Or dwarf four-leaf clover. Ang common name. Tapos, sumako tayo sa mga Eleocharis na species. Ito. Ito na lang. Ito ay isang Eleocharis montividensis or known as giant hair grass. Yan. Eleocharis montividensis. Tsaka meron din ditong isa pang Eleocharis. Yan. Eleocharis parvula or dwarf hair grass. Yan, konti pa lang. Pero meron ditong mga naka-ready. Kumbaga, yan. Mga dwarf hair grass or Eleocharis parvula. Tapos, meron din ditong Glossostigma elatinoides. Yan. Glossostigma elatinoides. Tapos, meron din ditong Hydrocotyl tripartita. Yan. Hydrocotyl tripartita. Pinaparami ko pa. So, mukhang doon lang lahat, no? Yun ang lahat ng aking collection ng immersed plants dito. Yan. So, recap muna tayo. Kung makakaya pa ba. So, yan ay Ludwigia glandulosa. Yan, Ludwigia pantanal. Ludwigia white. Ludwigia repens. Hygrophilia stricta. Hygrophilia polysperma sunset. Nasia triflora. Hygrophilia pinnatifida. Myrophyllum aquaticum. Yan ay isang Pogostemon stellatus. Yun ay Limnophilia aromatica. Tapos dito ay Alternanthera sessilis. Yan ay isang Ludwigia inclinata red. Lobelia cardinalis. Rotala ramosior. Bacopa caroliana. Bacopa monnieri. Rotala walichi. Rotala araguaya.
Hemianthus micranthemoides. Yan. Tapos, yan ay Liliopsis brasiliensis or Brazilian microsorbs. Hemianthus calitrichoides. Eleocharis parvulda. Drosostigma elatinoides. Hydrocotyl tripartita. Tapos, Marsilea hirsuta. Cogestimon helferi. Downoi. Yun ay Eleocharis montividensis. Ayan pa, isa pa. Rotala, rotundifolia, espina green. So, mukhang yun ang lahat nandito, no? So, from carpeting plants to stem plants. Ayan. So, meron din tayo dito ang mga species ng cryptocoryn. Yung una, yung dito sa kanan. Ayan. Ay isang cryptocoryn when TI. Cryptocoryn when TI brown. Ayan. Tapos yan, isang cryptocoryn when TI green. So, yun lang. Brown tsaka green. Yun ang cryptocoryn ko dito. Tapos na tayo dun sa aking mga immersed plant na collection. Sa next ko na video ay ituturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga iba't ibang klase ng plants. Kagaya ng carpeting, kung ano bang carpeting, kung ano bang stem plants, tsaka kung ano bang mga rhizomes na plants or yung epiphytes. So, yun siguro ang ating itatopic sa next na video ko. So, hanggang doon na lang siguro. Sana nag-enjoy kayo doon sa aking mga collection na pinaparami ko pa. So, bye-bye muna.